Noong November 17, 2014, isang nakakagimbal na pangyayari ang naganap sa San Juan, Puerto Rico na ikinabahala ng mamamayan. Nang ang pamilya Ortiz ay pinagbabaril sa mismo nilang tahanan ng dalawang walang awang mga salarin. Ano nga bang dahilan ng mga salarin kung bakit ginawa nila ang nakakakilabot na pagpatay sa pamilyang ito? Halika, isasalaysay ko ang buong istorya ng kanilang kamatayan. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na ia-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang Mag TV page. Si Miguel Angel Ortiz Diaz, o kilala sa pangalang Miguel, ay isinilang noong June 5, 1948 sa Puerto Rico, USA. Siya ay nagsilbi sa Vietnam at Persian Gulf bilang Sergeant First Class ng United States Army. Ang kanyang asawa ay nagngangalang Carmita Oceda Ortiz na isinilang noong June 24, 1967 sa Peru. Si Carmita ay anak ni Clementina Chiriaco na ipinanganak noong 1943 sa Peru. Sina Miguel at Carmita ay binayaan ng dalawang mga anak na lalaki. Ang kanilang panganay ay si Michael Oceda Ortiz na isinilang noong November 17, 1999 sa Puerto Rico, USA. Ang kanila namang bunsong anak ay nagngangalang Angelo Oceda Ortiz na ipinanganak noong 2001. Ang pamilyang Ortiz kasama ang ina ni Carmita ay sama-samang naninirahan ng tahimik sa Frailes Community ng Guaynabo, San Juan. Noong Lunes ng November 17, 2014, isang masayang araw para kay Michael na ipagdiwang ang kanyang kaarawan kasama ang kanyang pamilya sa kanilang tahanan. Pagsapit ng gabi, matapos ang pagdiriwang, ang buong mag-anak ay nagpa siyang manood ng telebisyon na magkakasama sa sala. Sa hindi inaasahan, habang abala ang mag-anak na nakaupo sa sopa at nanonood, may dalawa na lalaki ang pumasok sa kanilang tahanan. Ito ay sina Christopher Sanchez Asensio, edad 27 taong gulang, at si Jose Bosch Molero, na 26 na taong gulang. Ang dalawang lalaki ay walang awang pinagbabaril ang tatlong miyembro ng pamilya. Una nilang binaril ay si Miguel na tinamaan sa kanyang ulo at sa ibang bahagi ng katawan. Pagkatapos, magkasabay naman nilang binaril sina Carmita at Clementina sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Habang nakahandusay na ang tatlong biktima at naliligo sa sariling dugo, nagpa siya ang dalawang salarin na dukutin sina Michael at Angelo upang patayin sa ibang lugar. Ang magkapatid ay dinala sa isang malapit na tulay. Ang 15 taong gulang na si Michael ang unang tinutukan ng baril ng mga salarin. Sa kabila ng pagmamakaawa, pinaputukan pa rin nila ang walang laban na binatilyo hanggang sa ito ay mamatay. Pagkatapos nito, pinabayaan lang nila ang katawan ni Michael na nakahandusay sa gilid ng kalsada. Nang mga oras na papatayin na ng mga salarin si Angelo, naubusan ang mga ito ng bala. Kaya sinubukan na lamang nilang pilipitin ang leeg nito, ngunit hindi nila nagawa. Dahil dito, pinagbubugbog na lamang nila ito at nagpa siyang itapon ang 13 taong gulang na si Angelo sa isang tulay na may taas na 12 metro. Nang maihulog na si Angelo sa tulay, siya ay nagpa siyang magpatay-patayan upang hindi siya pagdudahan ng mga ito na siya ay buhay pa. Nang mapaniwala ni Angelo ang mga salarin na siya ay patay na, ang mga ito ay umalis sa lugar. Habang kumukuha ng pagkakataon si Angelo, sandali itong nagpahinga upang makakuha ng lakas. Matapos magkaroon ng kahit kaunting lakas, nagsimula na siyang gumapang sa mga halaman hanggang makarating siya sa isang unang kalapit na bahay. Nang makarating, humingi kaagad siya ng tulong. Ayon sa pahayag ng tao sa bahay, hindi ko muna binuksan ang pinto. Kinausap ko siya sa may bintana.
habang tumatawag ng pulis ang aking asawa. Nang dumating ang mga pulis, inihayag ni Angelo ang malagim na sinapit nilang mag-anak sa kamay ng dalawang salarin. Matapos ang panayam at madala si Angelo sa ospital, pumunta ang mga press at pulis sa tahanan ng pamilyang Ortiz. Ayon sa pahayag ng pulis, binuksan nila ang pinto mula sa loob at ang tatlong bangkay ay nakahandusay malapit sa sala. Batay sa pag-iimbestiga ng mga pulis, si Christopher, ang isa sa mga salarin, ay isang tenant sa apartment ng pamilya Ortiz. Si Christopher ay may utang na humigit kumulang na $4,500 para sa kanyang upa sa bahay. Isang araw, nagkaroon ng pag-aaway sina Christopher at Miguel patungkol sa bayad ng upa na naging dahilan ng pagtatanim ng sama ng loob ni Christopher sa kanyang landlord. Kaya nga noong araw ng pagpatay, sina Christopher kasama ang kanyang kaibigan na si Jose ay pumunta sa bahay ng pamilya Ortiz at pinagpapatay ang bawat isa sa miyembro ng pamilya. Matapos ang pag-iimbestiga, si Christopher ay naaresto sa mismong apartment ng pamilyang Ortiz. Samantala, makaraan ng ilang mga araw, si Jose ay nagpasya na isuko ang kanyang sarili sa mga pulis. Video ni Jose sa mga taga Puerto Rico at mga taga Bayamon, humihingi ako ng patawad sa nangyari. Sa nabubuhay na binatilyo, pasensya na sa mga nangyari. Sa paglilitis, inamin ni Jose ang kanyang kasalanang ginawa. Gayunpaman, hindi siya nakaligtas sa mga parusa. Maliban sa pag-amin, sina Christopher at Jose ay parehong nakilala ni Angelo ang nag-iisang nakaligtas sa pagpatay. Matapos ang paglilitis, si Christopher ay sinentensyahan ng 254 na taong pagkakakulong sa bilangguan. Habang ang kanyang kasagwat na si Jose ay hahatulan naman ng 69 na taon na pagkakakulong. Samantala, sa kabila ng lahat ng mga malaimpyernong pinagdaanan ni Angelo, siya ay nagpatuloy sa kanyang buhay. Sa katunayan, siya ay nakapagtapos sa kolehiyo ng may karangalan at namumuhay ng may positibong pananaw. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin sina Ashtot, Alex Manay from North Point, Hong Kong, Dolores Gamboa, Georgina Steve o Inday Godness TV, TikTok from Hong Kong, Jelly Bilen from Cyprus, Rowena Brailka from Geneva, Switzerland. Sana po ay tama lahat ng bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais niyo pong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol sa pamilyang Ortiz. Ako po si M. Maraming salamat.